tahimik lang. I am sure ang bawat ama binigyan ng puso ng Diyos para maging proud, may maipagmalaki. Yan naman ang puso ng mga tatay. Kaya kung minsan hindi magkasundo ang mga anak, kaya kung minsan hindi magkasundo ang mag-asawa, kasi ang sabi nila, akala nila, ma-pride kasi ang lalaki niya. Ma-pride. Pero sa totoo lang, sa puso ng bawat ama, mayroon siyang gusto ipagmalaki. Gusto niya maipagmalaki ang anak niya. Gusto niya maipagmalaki ang pamilya niya. Gusto niya rin maipagmalaki ang sarili niya. Nung kuminsan na dumalaw ako sa Manila City Jail, 10 years ako po ay nagbingi sa paglingko sa Manila City Jail. At hanggang ngayon, hindi man sa Manila City Jail, panagbingi sa ako sa mga kulungan, nagdadala ko ng mga sabon. Sabon. So minsan, pag minsan ako dyan sa City Jail ng Manila, kinausap ako ng isang leader nila. Sabi nung leader nila, alam mo, Father, kaya kapag tumarating ako doon sa kanila, pag nakita ko silang tuwang-tuwa, hindi ko alam kung dahil natutuwa sa akin, o ang tingin nila sa akin is si Mr. Clean, no? Akala nila mukha na akong sabon talaga sa paningin nila. Sabi nung leader sa akin, alam mo ba, Father, yung binibigay mong sabon, pinakuluri pa nila yan. Sabi ko, bakit naman gano'n? Kaya kung nga kayo dinadala ng sabon, para may magamit kayo, hindi kayo magkasakit. Father, pinapauwi nila, bakit nga? Alam mo, Father, marami rin sa amin dito, mga tatay. Kaya namin pinauwi, yun man lang, may maibigay pa rin kami. Yun man lang, maging tatay pa rin kami. Sa ating mga pagbasa ngayon, sa unang pagbasa, narinig natin si Pablo, nagmamapuri, nagmamalaki. Sabi ni Pablo, kung may maipagmamapuri kayo, kung may maipagmamalaki kayo, ako rin. Sino bang mga tao dito ang hindi ninais may maipagmalaki rin sa buhay? Ito na ang pinaglalabanan natin araw-araw. Habang ang pinamumukha sa iyo ng ibang tao, habang ang pinamumukha sa iyo ng mundo, na napakaliit mo, napakababa mo, wala kang pinag-aralan, wala kang mararating. Pakinggan natin si Pablo. Meron din ako may pagmamalpuri. Meron din ako may pagmamalaki. Pero kung patayan ng mundo ang gagamitin mo sa may pagmamalaki mo, ay talagang mahihina ka, ay talagang mahihiya ka. Ngunit ano ang sabi ni Pablo? Kung may pagmamalaki ako, ang lahat ng naging kahinaan ko. Bakit? Dahil nung naging mahina ako, naging malakas din ako. Dahil sa mga kahinaan kong ito, mas lalo ko nakilala ang Diyos. Lahat ng mga sakripisyo mo sa buhay, lahat ng mga pinagdaanan mong paghihirap, lahat ng mga pagkakamaling pinagsisihan mo na, lahat ng mga pagkakasalang tinalikuran mo na, maging yung mga bagay na iyan ay may pagmamalaki mong isang araw. Bakit? Sapagkat ang mga bagay na ito ay napagtagumpayan mo, nalampasan mo, may pagmamalaki. Kaya ano ang sabi ni Kristo sa Ebanghelyo natin ngayon? Huwag kang mag-ipon ng kayamanan sa mundo. Kung ang pinaghihirapan mo na, kung ang pinagbubuhusan mo lang ng lakas at oras, na kung minsan nagagawa mong mantaya ay magkaroon ka lang ng kayamanan ng mundo,
Panginoong sinabi sa uling bahagi, napakabilib ng buhay mo. Kaya huwag kang naiingit na lang. Huwag kang namamatay sa inggit sa kayamanan ng maraming tao na nakuha nila sa hindi maganda at mabuting paraan. Ang paalala ni Kristo, ang pagsikapan mo, ang paghirapan mo, kayamanan sa langit. Ano yung kayamanan sa langit? Ngayon pa lang, makakapag-ipon ka na ng kayamanan sa langit. Ang bawat mabuting bagay na ginagawa at binibigay mo, ang bawat sakripisyo kinakaya tininis mo sa ngala ng pagtulong sa kapwa, sa ngala ng pagmamahal, ang lahat ng katotohanan na tinuturo at ipinaglalaban mo, lahat ng iyan ay kayamanan mo sa langit. Kaya nga mga kapatid, pag tayo binibiro ng mga tao, alam mo, di ko alam kung may nagsabi na sa inyo nito, nakita ka lang na maayos ang damit mo, ang ganda ng buhok mo, ang ganda ng bag mo, anong sabi? Wow! Mukhang mayaman. Sa totoo lang, mukha lang walang yaman. Yung iba naman, mukhang mayabang. Sa totoo lang, yabang lang, wala namang mukha. Pero ang hinahangad natin bilang mga Kristiyano, mukhang mabuting tao. At mga kapatid, sa pagkapatuloy na misa natin, habang ipinagdarasal natin, ngayon pa lang, ang ating magiging ama ng Archdiocese, Cardinal Jose Advincula, habang ipinagdarasal natin ang mga tatay sa pamilya natin, ipagdasalin natin ang bawat isa na sana huwag natin ikahiya ang anumang kasimplihan ng ating buhay, ang anumang kaliitan ng kabutihang nagagawa natin araw-araw. Dahil isang araw, mga kapatid, ito rin ang magliligtas sa atin. Dahil sa huli, pag humarap tayo sa Diyos, pagkatapos ng buhay natin sa mundong ito, kaya nga pinapaalala ko, lahat tayo may hangganan sa mundong ito. Walang dahilan para mag-away-away, magsakitan, mag-agawa.